Oh. Mabuti na lang at may meeting kayo ngayong gabi. Hindi na kami mahirapan ni Cecil na kontakin kayo. Eh bakit naman kayo mahirapan, Aling Honore? Basta naman kayo nag-request, eh mas mabilis pa sa alas 4, di ba? Nandito na kami eh. Siyempre naman. Ang laki-laki ng utang na loob namin sa inyo dahil natuto kami tungkol sa family planning. Mm-hmm. Sandali, yung mayaman yata tayo ah. Ano ba ang sikreto okay. Ha? Hindi naman ho kami mayaman. Simpleng-simple nga lang hong buhay namin. Pero maginhawa dahil dalawa lang hong anak namin ni Willie. Grade 4 na ho ang panganay namin at grade 2 na ang aming bunso. Abay, bakit ho ba kayo nagmamadali sa pagkausap sa amin? Abay, parang may sunog ah. Eh, mabuti na lang pala at nakaschedule ng meeting namin sa kooperatiba ngayon. Pero alam niyo naman, Aling Honor, kahit na pitong bundok ay lalakbay namin, basta kayo nagpatawag. Diba? Ano nga po ba ulit mag-uusapan natin, Aling Honor? Kailangan namin kayo. Sana tulungan niyo naman kami magbigay ng lecture sa mga bago naming acceptors. Oo nga naman. Basically, uulit-ulitin niyo lang naman ang regular na ninyong ginagawa buwan-buwan tungkol sa Sympto Thermal Method. Aba, gusto ko yan. Mas lalo pa namin makakabisado ang Sympto Thermal. At saka, baka may bago kami matutunan dito kina Big at Jojo. Di ba, pare? Mag-uusap-usap tayo para sa briefing. At siguro mga ilang review dito sa Sympto Thermal Method. Pwede ba kayo sa Webes? Kasi meron nang nakaschedule sa Sabado ng hapon eh. Ah, pwede ho kami sa Webes ni Beth. Oh, Webes ng gabi naman eh. Gabi? Oh, sa gabi naman pala eh. Pwede naman tayo, di ba? Pwede ho kami. Kayo, Nilda? Kung pwede kayo eh, pwede rin kami. O paano, sa Webes? Dito rin ho ba, Aling Honor? Eh, saan pa nga ba? Eh, dito rin tayo magkikita-kita. Oh, sa Webes ha, alas 7 ng gabi. Sige, usapang matino ha. Okay. Bye-bye. Kayo naman, parang hindi kayo nasari sa asawa ko. Tingnan nyo nga, tamilaki-laki na ng kanin dyan. Sige man, ikaw naman ang may kasalanan yan eh. Masyado mo ako inaasikas sa pagkain. E tingnan kung makikita nyo nga ang aming mga anak, maaawa kayo, akala nyo napabayaan. Pero sa kusina. Uy, talaga mo't asawa kayo, din sunod na kayo. Pasok na kayo. Magsimula na tayo. Naku, baka gabihin tayo, naghihintay mo yung anak ko eh. Aba kami eh. Tinuruan muna namin at tinulungan muna namin sila sa kanilang mga assignment bago kami pupunta rito. Tsaka hindi naman kami nag-aalala kasi may nababantay naman sa kanila. Oh, yun nga ang advantage, nakakaunti lamang ang mga anak. Correct. Madaling mag-manage ng pamilya. Salamat na lamang na natuto kami ng family planning bago kami kinasal. Mga pare-pareho lang naman tayo, hindi ba? Eh, ang pinagkaiba lang siguro yung araw ng mga kasalanan. Pero lahat tayo, dito tayo natuto ng pagpaplano ng pamilya. Kaya nga, inibitahan namin kayo na tumulong sa amin sa pag-lecture sa mga bagong ikakasal. Dahil nga, yung mga storya ninyo ay malaking bagay ito sa pagbabahagi sa kanila. Abaling mo, no? Oh. High-tech na pala tayo dito, no? Yung course sa mga posters at mga pamphlets. Meron na rin tayong video player? Hindi lang yan, Willie. Matutuwa kayo sa animation na idadagdag sa videotape. Tungkol sa iba't ibang prosesong nagaganap sa katawan ng babae at saka iba't ibang pamumaraan ng family planning methods. Pero bago yun, eh mag-focus muna tayo dito sa Sympto Thermal Method kasi yan ang ginagamit ninyo at yan ang ituturo ninyo. Teka, tama na muna yung kwentuhan na yan at tila wala tayong matatapos niyan. Okay? Ngayon, tignan muna natin yung kaganapang nangyayari sa kabuuan ng menstrual cycle nating mga babae. At ng relasyon nito sa dalawang ginagamit nating method, yung BBE at cervical mucus method. Ah, okay. Binabantayan ni Mr. at ni Mrs. ang uri ng cervical mucus na lumalabas sa puwerta ni Mrs. dahil ito ang batayan ng simula ng fertile period. Sa BBT naman na nakabase sa pagkuha ng temperatura sa katawan ni Mrs. araw-araw, natin malalaman ang pagtatapos ng fertile period. Sa ganitong paraan, magkatulong yung dalawang methods para malaman natin ang simula at katapusan ng fertile period. Tama yun, Aling Honor. Bali, magkasama din ang charts ng dalawang methods na ginagamit. Ito yung sa Sympto Thermal Method. Sa bandang itaas ay ang chart ng BBT or basal body temperature at sa bandang ibaba naman ay ang cervical mucus method.
Pero bago yan, eh mag-review muna tayo ng tungkol sa dalawang methods natin ginagamit. Oh, sige nga. Ano-ano ngayon ang ginagawa niyo sa cervical mucus method? Sino-sino sa inyo nakakatanda pa? Siguro ho, Aling Honor, mas makatutulong kung gagawa muna tayo ng Sympto thermal chart. Ito yung guguhit tayo ng mga linyang patayo at pahalang. Tapos sa may bandang gitna ay isusulat natin yung mga cycle days. Ito yung halimbawa yung cycle day number 1, 2, 3, and so on and so forth. Tapos sa ikalawang row, dito natin sinusulat yung calendar days. Ito ang simula ng unang araw ng regla. So, halimbawa, September 18, ang unang araw ng regla. Isusulat mo dyan sa ilalim ng cycle day 1. Sa ikatlong row naman, minamarkahan ng maliliit na puso ang mga araw na nagtali kang mag-asawa. Sa ika-apat na row naman, sinusulat yung obserbasyon ng mucus. Ah, ako ho, Aling Honor, kahit hindi ko ho, hindi ho sa akin naglumalabas ang mucus, eh, nasanay na ho ako sa chart na ginagawa ni Lisa. Sa cervical mucus method ho ay inoobserbahan ni Mrs. ang makatangian ng mucus na lumalabas sa kanyang puwerta mula sa unang araw ng regla. Sa unang araw ng regla, isinusulat sa ilalim ang letrang R sa ilalim ng September 18. Ang mucus ang pinagbabasihan kung si Mrs. ay fertile o hindi. Sinusuri ko mabuti ang mucus na lumalabas sa akin. Madalas kong sinasalat ng aking daliri kung anong uri ng mucus ang meron. Napupun ako na bago dumating ang fertile period, ito yung aking pakiramdam sa aking puwerta. Lagyan ng letrang D para sa dry days. O di kaya ito yung pakiramdam ni Missy sa kanyang puwerta. At kapag alam ko nang nagsimula na ang fertile period ko, ay nag-abstain muna kami ni Jojo. Mapapansin na ang mucus ay medyo madulas, malinaw at nababanat. At kapag sinuri ng daliri, ay mapapansin na ito ay parang puti na hilaw na itlog. At dapat nating markahan ng letrang X ang mga araw na ito. Oo. Ang pinaka-importanting nagaganap sa fertile period ay ang ovulation. Ito ay ang saglit na paglabas ng itlog mula sa ovaryo. Ang pagdami ng estrogen kasabay ng ovulation ang nagiging dahilan kung bakit mas nagiging madulas, malinaw at nababanat ang cervical mucus. Kaya nga nang sabi ni Beth, naobserbahan ko na kapag fertile period eh, parang mas dumadami yung mucus na lumalabas sa puwerta ko. At pakiramdam ko eh, parang basang-basa hanggang sa sumapit yung peak day o yung huling araw na aking pagkabasa. Ito yung mga araw na delikadong magtali. Kaya, kasi baka mabuti si Mrs. Kaya dapat naman na markahan ng P. Oops, pala. Huwag niyong kakalimutan na may tatlong araw na palubi pagkatapos ng peak period. At dapat markahan natin to ng isa, dalawa, at tatlo. Galing! O kayo naman mga mister, hindi na kayo nakatibo. Ano naman ang masasabi niyo? Siyempre, alam na namin ang mga dapat gawin sa mga delikadong araw na yan. Mas lalo kaming nagiging maingat at nagpipigil. Nagpipigil. Matapos ang ovulation, muling magiging dry ang pakiramdam ni Mrs. At sa mga dry days na ito, ang mucus ay may kalabuan at hindi nababanat. At pagkatapos ng 1, 2, 3, yehey! Tapos na ang abstinence. At sa panahon ito, ay dry days ulit si Mrs. at maaari ulit magtali kang mag-asawa hanggang sa dumating ulit ang regla. Pagkatapos nito ay dry days, tapos wet days at ovulation, tapos dry days ulit, regla, and so on and so forth. Huwag nating kalimutan na kailangan rin nating markahan ng D o dry days ang chart natin. Nakakatuwa pa lang talagang isipin, no? Halos paulit-ulit lang. Nakakatuwang isipin na kung determinado kayong mag-asawa sa pagpaplano ng pamilya. Kaya lang kung magkamali kayo, sira ang plano. Ang ikalawang method naman na kasama nitong Sympto-thermal method ay yung tinatawag na basal body temperature or BBT. O, ano-ano ang nalalaman nyo dito sa BBT, Ben? Ako, Aling Honor, kabisado. O, tingnan nga natin, Jojo. Minsan pa nga, ako naghahanda ng thermometer at saka listahan eh. As minsan, ako pa gumigising sa kanya. Lalo na pag napapasarap siya ng tulog. Pero, ni-ensure ko naman kasi na at least nakakatulog siya ng 3 hours or more. O, di ba?
Napakabait kong asawa. Jesus, biwata naman ang bako niya. Hindi, pero totoo yun. Siya yung gumigising sa akin para ipaalala yung tungkol sa thermometer. Ang BBT ay nakabase sa mga pagbabagong nagaganap sa temperatura ng katawan ni Mrs. At ang mga pagbabagong ito ay dahil sa bawat buwan, bago dumating ang regla ng isang babae, ay may araw na lumalabas ang itlog. Sa bahaging ito ay nagbabago ang temperatura ng katawan ni Mrs. Ito ang dapat nating babantayan para makaiwas sa pagbubuntis ang mag-asawa. O, teka-teka muna. Bago tayo magpatuloy, ay tingnan muna natin yung kabuuang pamamaraan ng BBT. Una, ang BBT ay isang family planning method na nakabase sa pagbaba o pagtaas ng temperatura ng isang babae. Ganito kasi yun eh. Sa bawat araw, may pangkaraniwang temperatura ang katawan ng isang tao. Pero sa bahagi natin mga kababaihan, may kakaibang temperatura o pagbabagong nangyayari sa temperatura nito batay sa kanyang ovulation. Ngayon, ang pagbabagong ito sa temperatura ang batayan ng BBT. Diba, kailangan natin balikan sa simula ang menstrual cycle. Kailangan natin tingnan ng regla para makumpleto ang picture. Oo nga, tama ka dyan, Jojo. Minsan tinatawag natin itong the red flag is up, di ba? Ito yung panahon ng paglabas ng dugo at iba pang mga substance galing sa matres. Isinasama na rin natin dito ay ang pagkuha ng temperatura ni Missy sa mga araw na ito. Ang unang araw ng regla ay isinusulat natin sa bandang ilalim ng ating chart. Oy, hindi lamang yan. Tignan din natin yung chart na ginagamit para sa BBT. Tama si Cecil. Dito, sa pinakamababang linya, dyan sinusulat ang menstrual cycle days ni Mrs. Sisimula sa kung kailan siya datan ng regla. At pagkatapos, isinusulat din kung kailan ang araw, buwan, taon, na naganap ang mga bagay na ito. Halimbawa, datan siya ng regla ng September 18, isusulat din ang date nito. Sinusulat namin mag-asawa ang temperatura mula 35 degrees Celsius at dinadagdagan namin ito ng 0.2 pataas. Kahit ang sinusulat namin, 35, 35.2, 35.4 pataas. Tama ka rin dyan, Hilda. Importanteng makuha natin ang temperatura ni Mrs. araw-araw. At alam kong nagiging makulit na tayo, pero kailangan natin ulit-ulitin sa mga acceptors na una, walang ibang dapat gagawin si Mrs. bago kuha ng temperatura. Ikalawa, 3 hanggang 5 minuto ilalagay ang thermometer sa ilalim ng dila. Sa ilalim ha, hindi kung saan-saan, baka sa iyo suot yung thermometer. At ikatlo, isinusulat at tinutundukan natin ang tamang petsa o tamang araw o petsa ng pagkuha ng temperatura. Sumunod sa paglilista ng temperatura kada araw ay ang pagtatensya ng baseline. Pagdudugtungin natin ng linya ang mga marka sa bawat araw. Tapos titingnan natin ang mga temperatura na itala sa chart mula ika-6 hanggang sa ika-10 araw mula sa unang araw ng regla. At pagkatapos gagawa tayo ng linyang pahalang na dapat dumaan sa pinakamataas na temperature reading sa pagitan ng ika-6 hanggang sa ika-10 araw. At ito ang tatawagin nating baseline. Ang galing talaga ng sweetheart ko. Oo, talagang pwede-pwede na t-shirt, no? Ako naman ang magdudugtong, pero sabihin nyo rin, baka may mali o may kulang. Bali, pagkatapos ng regla, ay magkakaroon ng pagbabago sa ovary natin. Tataas po yung level ng estrogen at puputok naman yung follicle na nahinog na. Pagkatapos ay lalabas ng itlog patungo sa fallopian tube upang maghintay kung may makakasalubong ang kulay. Kapag mayroon naobserbahan na biglang pagbabago sa temperatura, ang ibig sabihin nito ay naganap ang ovulation. Siguro, aling unor, importante na ulit-ulitin natin ang pagpapaliwanag nito. Ano po? Oo, syempre naman. Dahil kung may kalabuan o hindi maliwanag sa mga acceptors, alukin niyo sila magtanong para maliwanagan sila. Ang pagtaas ng temperatura sa panahon o pagkatapos ng ovulation ay mananatili hanggang sa muling dumating ang regla. Gano'n nga ba katagal ang buhay ng isang itlog? Ano ka ba? Para ka naman parating malilimutin. Ang buhay ng itlog ay tumatagal ng 24 na oras mula sa ovulation. Pagkatapos ng ovulation, tataas ang temperatura higit sa baseline at mananatili ang pagtaas nito hanggang sa susunod na menstruation niya. Oh, sige. Contest nga tayo. Sige, tignan natin ha. Kailan pwedeng magtalik ang mag-asawa?
Ako, Aling Honor, kabisado, kabisado ko rin. Isa yan sa mga pinakihintay kong hat. Pagkatapos ng tatlong araw na sunod-sunod na pagtaas ang temperatura ng katawan ni Mrs., doon na pumapasok ang tinatawag na infertile period. Dahil na ang itlog ay may 24 na oras na nabuhay pagkatapos ng ovulation, kailangan magkaroon tayo ng paluhit na tatlong araw. At sa gabi ng ikatlong araw, doon na pwedeng magtalik ang mga mag-asawa. Kung po pwede sana, ay ulit-ulitin niyo to sa mga acceptors natin. Kasi baka mamaya, eh, mali ang pagkaintindi nila, eh, madisgrasya at sila ay mabuhumpis pa. At dapat rin natin idiin na ang cervical mucus method ang basehan ng simula ng fertile period, habang ang DBT naman ang basehan ng pagtatapos ng fertile period. Sa paggamit natin ng Sympto thermal method, ay mas napapaikli ang abstinence period ng mag-asawa. Pari Willie, palagay ko, dapat bigyan natin ng tip yung mga mag-asawa ito kung pag tumarating pa lang dito sa kanila. Naku, Vic, Willie, ano ba ang tips na maibibigay ninyo? Ang una kong dahilan, siyempre, mahal ko ang misis ko at ayoko magkakaroon siya ng problema sa kalusugan, bunga ng napakaraming anak. Pangalawa, napakahirap ng panahon ngayon at magastos ang magpaaral ng maayos, kaya dapat dalawa lang anak namin. Madali namang mag-isip ng ano pang mga pwedeng gawin eh, basta determinado ang mag-asawa. Ika nga, if there's a will, there's a way. Importante na magtulungan ang mag-asawa para sa pagtatagumpay ng paggamit ng pamamaraang ito, para na rin sa kanilang pamilya. Oo nga naman. Hindi ba importante din na kasama si na mister sa mga bagay nito dahil nakaka-epekto ito sa buong pamilya, hindi ba? Medyo lumalampas na naman tayo sa topic, no? Ngayon, sa panahon na pagkatapos ng fertility period ni Mrs., eh, kailangan nagtatala pa rin tayo ng nakukuha natin temperatura hanggang sa dumating ulit ang regla para makumpleto natin ang charting. Take note, ipaaalala natin sa mga acceptors natin na iba't ibang chart ang gagamitin nila bawat buwan. Paano nga pala natin ipapaliwanag kapag doon sa mag-asawang gumagamit ng BBT, eh, si Mrs. Merong Lagnat? Eh, talaga namang makikita sa thermometer ang mataas na reading eh. Pero kakaiba yung makikita mong pagtaas ng temperatura kapag si Mrs. ay may sakit. So, importante pa rin araw-araw ay kinukuha yung temperatura ni Mrs. dahil sigurado namang babalik to sa normal pattern kapag wala nang sakit si Mrs. Ayan, mukhang malinaw na ang mga bagay-bagay. May mga katanungan pa ba tayo? Siguro. Malamang eh, maayos naman ang pagbibigay natin ng lecture sa mga acceptors natin. Oo naman. Siguro wala na kami tanong, pero may nakakalimutan na lang.